Katulad po ng nabanggit ko kanina, tayo po ay nagdiriwang ngayon dito sa kamay ni Jesus ng kapiyestahan ng Mahal na Birhen ng Remedios. Alam po ninyo, napakalaki po ng papel na ginagampanan ng Mahal na Birhen ng Remedios dito po sa kamay ni Jesus sa kanyang pag-iral. Mamaya po, istorya ko sa inyo kung paano po naging bahagi ng buhay ko at ministeryo ang Mahal na Birhen ng Remedios. Pero allow me just to give you part of the history of Our Lady of Remedies. Kailan ho ba dumating ang Our Lady of Remedies dito sa ating bansa? Ito po ay dumating noong September 8, 1858. At ito po ay itinayo sa Malate. At kung saan po ito ay sinimulan po ng mga Augustinian priors. At dumaan po ang napakaraming mga sakuna. The invasion of Chinese in 1762. The invasion of British in 1772. At yung Great Earthquake, 1863. At pagkatapos yung 1945 bombing dahilan po sa Japanese occupation. At nasira po ang simbahan. Ang Mahal na Birhen po ng Remedios, ang isa sa pinakamaganda na makikita po natin sa ating mga titulong ng Mahal na Birhen. At saan po siya nakilala? Nakilala po ang Mahal na Birhen dahil yun po yung kaugalian na po na sa ang mga bagong panganak na babae ay hingi ng bendisyon sa Mahal na Birhen. Kasama po yung kanilang mga anak na pabibindisyonan. Kaya every third Sunday of the month ay dinadala nila ang kanilang mga anak at gayon din ang mga bagong silang na nanay upang magpabasbas. Napakarami pong himala ang nagawa ng Mahal na Birhen ng Remedios. Kung kaya naman po siya ay ito, naging tanyag dito sa ating bansa at hindi lang po sa ating bansa, kundi po gayon din sa iba't ibang panig ng mundo, laritigit sa Europa. Pero paano po siya nakarating dito sa kamay ni Jesus? Ang tatay ko po at nanay ko po ay kinasal sa Our Lady of Remedies. Hindi ko na matandaan kung anong taon, 1956 perhaps. Ha? At dahil po doon, nung nagtayo po ng hospital ang tatay ko, ay bumili po siya at nagpagawa ng imahen ng Our Lady of Remedies. Kaya tingnan naman po ninyo kung gaano kaganda. Picture muna tayo. Aha. Yan. Okay. So wala magpipicture? La. Sige, wag na. Bukas na lang. Katapos ng piyesta. So, ganun po ang nangyari. Ikinasal ang tatay ko po. At nang ako po ay bata pa, nakapanaginip po ako ng isang babaeng napakaganda na tinatawagan akong lumapit sa kanya. Hindi ko po matandaan yung mukha, pero pagkaganda-ganda ng babaeng yon, na ano pa't sabi ko sa sarili ko, dahil bata pa akong ako'y mag-aasawa din lang, ganito kaganda ang aking pipiliin. Pero ako po ay namangha at nangilabot nang dalhin ng tatay ko ang Mahal na Birhen ng Remedios doon sa ospital. At sabi ko sa tatay ko, nakita ko na po siya sa panaginip. At pinagtawanan po ako ng tatay ko, pero hindi po niya naintindihan. Pero isa po sa dahilan kung bakit ako pumasok ng seminaryo ay ang paanyaya ng Mahal na Birhen ng Remedios. Kaya naman po naging bahagi na po ng buhay ko ang Mahal na Birhen. At nang pumasok po ako ng seminaryo sa Mount Carmel Seminary, yun po ang aking naging debosyon hanggang sa ako ay maging pare. At pagkatapos po ako'y maging pare, December 26, bali December 27 dito, namatay po ang nanay ko sa Amerika. Wala pa akong isang taong pare noon.
At pagkatapos po noon ay dumating po ang mami ko rito, Bangkay na, December 31. Lumalabas po kami ng airport, mag-aalas 12, habang nagpuputukan ng dahilan po, bagong taon na, habang pumuputok ang aking dibdib sa sama ng loob sa Diyos, ay napadaan po kami sa isang parteng sa Santo Tomas at nakita ko ang isang birhen. Hindi ko alam kung anong imahe yon, pero parang sinabi niya sa akin na walang ka ng nanay, pero ako ang iyong ina. At doon ko po napagtanto na sa araw pong iyon, again, I took the Our Lady of Remedies to be my mother. At na nagsimula po ako ng year 2002 ng Kamay ni Jesus na proyekto, ilang beses po akong nakaramdam ng espesyal na manifestasyon ng Mahal na Birhen na ako ay tinatawag sa healing service. Ilang beses ko pong nakita yung dancing sun, ilang beses po akong naka-witness ng mga naglalangis ng Mahal na Birhen o Santo Niño, and lately po, yung mga glitters. At naging bahagi na po ng healing service ko talaga ang Mahal na Birhen. Kaya naman po, nang binalikan ko po ang Mahal na Birhen ng Remedios doon sa aming hospital na nilis namin sa mga doktor ng Lukban, ay tila nakita ko pong malungkot ang Mahal na Birhen dahil wala man lang ilaw. At parang siya'y nakasimangot. Kaya sabi ko, kukunin ko muna at sabi ko kay la Doktora Mirna, pahiram po muna. Pahiram na hindi ko na ibinalik. At simula nang tumungtong siya rito, hindi ko na po siya ibinalik. At tingnan po ninyo ang kanyang ngiti. Look at her. At ako po'y naniniwala na napakaraming pinagaling na mga tao sa pamagitan ng Mahal na Birhen ng Remedios. Hindi po natin alam, pero siya po ang namamagitan. For the success of Kamay ni Jesus for the past 18 years, it is the Blessed Mother, it is the Our Lady of Remedies na siya pong gumabay. At doon nagkasunog po rito, anong year yon? Doors, nasunog tayo. 2017 ay muntik na kong masunog itong aking simbahan. Malapit na po. Nasunog po yung dating CR na ngayon administration na office na. At alam ko po na ang nag-save ay ang Mahal na Birhen. Hindi naman po ako sa nanlalait sa bumbero ng Lukban. Ano po, pumunta po rito sila, wala silang tubig. Saan po kumuha ng tubig para po? O Brother M, saan nakakuha ng tubig? Doon sa Mahal na Birhen, ng fountain ng Mahal na Birhen, doon kumuha ng tubig para matigil ang sunog. Again and again, ang Mahal na Birhen ang tumulong. Kaya naman po, napakahaba ng kanyang laylayan. Ang kanyang kamay ay umaabot sa atin at nagsasabi sa ating lahat, huwag kayong matakot, kasama ninyo ako. Tayo'y magpaampon sa Mahal na Birhen na mapanlunas, sabagat anumang karamdaman, mapapagaling din niya sa kanyang pamamagitan. Matatandaan po natin sa banal na ebanghelyo na doon sa kasalan sa Kana Galilea nang naubos ang alak, sino ang unang nakapuna noon? Ang Mahal na Birhen. Sabagat siya ay sensitibo sa pangangailangan ng mag-asawa. As he is sensitive to our needs right now. Kung kaya naman sabi ni Mama Mary kay Jesus, anak, bitin sila sa alak, naubos na. Sabi ni Jesus,
"Woman, this is not yet the time." Suplado, ano? Parang suplado. Hindi naman pwede sabihin, "Nanay, inay." Pero sinabi niya, "Woman, this is not yet the time." Pero kahit na sinabi niya yon, gumawa pa rin ng himala ang Panginoon na yung tubig, ginawa niyang masarap na alak. Kaya gayon din po siguro sa atin pong mga intensyon, dalhin natin lahat sa Mahal na Birhen ang ating mga personal na mga panalangin at sigurado po, diringgin ng Mahal na Birhen at dadalhin niya sa kamay ni Jesus ang ating mga panalangin. Ako po'y naniniwala kung ang kamay ni Jesus ang bumuo nito, kung ang kamay ni Jesus ang nagpagaling ng maraming mga karamdaman, ang kamay ni Maria ng mapanlunas na birhen ang siya ring tumulong upang tayo mapagaling sa ating mga karamdaman. Kaya sa kapiyestahang ito, magpasalamat po tayo kay Inay Remedios. Birthday ba ni Aling Remedios? Ni Ate Ejus? Hindi, kapangalan lamang. Pero mapansin po natin, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng Mahal na Birhen. Siya po ang daan para tayo makalapit kay Jesus. Jesus, through Mary, matatanggap po natin ang ating mga espesyal na intensyon. Maligayang karawan po, Inay Remedios. Samahan po niyo kami sa aming paglalakbay mula ngayon hanggang sa wakas ng aming buhay. Amen.